Dahil sa kamahalan ng feeds ngayon, kailangan maging madiskarte tayo sa panahon ngayon, no? Welcome back, mga ka-curious breeder. Yan, medyo matagal-tagal din na bago ako nakapag-video. Masyado lang busy sa ibang gawain, no? Na out of focus ako sa pagbablog. Sa umaga pong ito ay wala po akong particular na topic. Naisipan ko lang mag-video sapagkat sabi ko nga kanina medyo matagal din bago ako nakapag-video muli. Siya nga pala, grabe yung mamahal ng patuka ngayon. Itong canary mix, lalo na itong ano na to, meron kasi akong painakay itong plain canary, mahal ang kilo nito, kaya nagbibigay lang ako nito sa mga merong inakay. Meron kasi akong bagong pababang ano dyan, bagong meron kasi akong inakay dyan na Alps 1 bronze palo at possible. Ito, nagbibigay ako ng sunflower. Tapos Integra at itong ang canary na plain. Tsaka itong outgrowth. Palagay ko naman ay alam nyo na kung kailan dapat magbigay ng mga yan, no? Kung nasusundan nyo yung aking mga previous na video. So, hindi pa ako nakapagpapatuka. Alas 8 na, nagkatid muna ako sa aking mahal na asawa. Bago ako umalis, ito lang munang binigyan ko yung mayroong inakay. Baka kasi mamatay yung mga inakay kapag hindi ko kagad nabigyan. Yan, narito yung aking back-to-back na marbled. Ilawang ko, medyo madilim kasi. Bibib tortoise marbled. At fish face opaline marbled. Yan, may itlog na yan. Silipin natin. Yan. Galing bumuhay yan. Ayan yung parents ng nito. Yung mga marbled na yan. Yan yung parents. At meron din ako dito. Ito, pakita ko yung. Ayan yung blue marbled. Ang kaparis niyan ay orange face. Ayun yung bronze palo. Ayun. Actually, hindi nila mga inakayan. Pinaposter ko lang sa kanila. Ang galing kasi silang bumuhay. Ang parents nitong mga inakay na yan ay tortoise, pike, saka isang tortoise din. Back-to-back split. Nagbuga ng marbled. Ng visual bronze palo. At meron din ako dito, update ko lang kayo, no? Kasi medyo matagal na akong hindi nakapag-video. Aqua Dominant 5 Possible Split Bronze Palo. Ang kaparis niyan ay tortoise bronze palo. Yan. Tortoise bronze palo. Inaaral ko pa yung mutation ng Alps 1. Lalo na yung sa pag-ID. Kapag medyo confident na ako kung tama yung aking pag-ID, ay ituturo ko rin yan sa inyo. Ayan, meron din ako dito. Ito. Bronze palo pa din. Tortoise. Naka pink space. Split. Yung green split bronze palo yan. Ito like egg bind yan eh. Yan yung visual na yan.
lilipat ko siya dito mamaya. Medyo mas malaki to. Ayan, ito yung pinagpaparis ko na pit space, bronze palo, at saka split bronze palo. Turquoise din yan. Ayan, kapag may time ako, i-pictures ko sa aking vlog yung kaibahan ng aqua at turquoise. At kung ano yung itsura ng aqua turquoise kapag nag-combine sa isang ibon. Yan, andito sa baba yung aking mga yan, marble pa rin, bayo, at ilang napaglipasan na ng panahon, opa, tsaka albino opaline o blue ino. Meron ako ditong green deck ino opaline. Yan yung DD blue na yan, o mauve. Hindi pala blue, green series yan, no? DD green. Ayan, o olive. Split, ano yan, pale palo. Yun, yung nasa, ano na yan, magkatabi na yan. Ayan yung aqua turquoise, pale palo. At yung isa ay bayo turquoise, marbled. Yan, medyo natututo na rin ako mag-ID sa Aswan. Saka tanong, saka tingin sa mga post ng ibang mag-iibon. Yan. Kung napansin nyo, ay puro Aswan na yung aking binibreed ngayon. Kasi nakapokus ako sa Alps 1 at na-appreciate ko yung kanilang beauty, no? O ganda ng traits o yung mga mutation ng Alps 1. Sabi nga, may nagtanong nga sa akin bakit nag-Alps 1 ako. Ang tugon ko lang dyan, yan, kapag nasimulan mo o na-appreciate mo yung traits o yung mga ganda ng mutation ng Alps 1, ay mahuhumaling ka talaga, no? Dati-rati hindi ko pinapansin to. Ang tingin nga ng iba rito, kahit ako noon ay pamoster lamang. Low mute nga ang tawag nila rito, pero ako yung mga alaga ko hindi ko tinatawag na low mute. Walang low mute na mutation. No, meron akong vlog dyan. Kung hindi nyo napanood, panoorin nyo. Ito, Alps 1 pa rin. Orange face. At saka yun, bayo, marbled. Ipa-project kasi ako ng mga marbled. Magawa ko ng materyales. Meron pa rin naman akong eyering dito. Ayan. Blue opa, possible split pale palo, at saka visual pale palo. Ang tagal mang itlog. Yun. Wala pa silang itlog eh. So, meron ako ritong par blue viewing na split pale palo, saka green split blue to o par blue split pale palo rin. Mga sure split yan. S breed ko lang. Dati na silang merong kapares, kaya sure split yung mga yan. Bini ako sa dating kapares kasi hindi nakakabuhay ng inakay. Ayan. Kaya sila naman munang try ko, baka sakaling ano, baka hindi lang compatible yung mga dating sa dating kapares nila. Ayan, nandito yung aking mga meron akong blue Misty, single factor lang, split pale palo, saka yung mga yan, karamihan dyan mga split pale palo, saka ino. Ito naman yung mga Alps 1 ko, mga pababa, pinapagulang ko. Ayan. Dominant 5, turquoise, back to back, orange face, babanded,
Ayun, meron akong ano doon, yung pale headed o rose mask, kaparis na yung cinnamon na marbled. Karamihan yan, mga split bronze palo, possible split bronze palo. Kaya hanggat maaari, ang parisan ko ngayon ay visual tsaka split bronze palo o possible visual o kaya possible split bronze palo. Mahirap kasi kapag back to back split ang parisan, although naglabas ng visual, yung mga kapatid na hindi naging visual ay possible lang kasi hindi natin alam kung alin doon ang kinargahan ng pale bronze palo gin. Yan, meron nga pala akong ritong ayan, opaline, pitch space opaline, alswan yan, ino split, ano siya, orange space tsaka marbled. Yan, iniwalay ko, kinagat kasi yung paa o yung daliri ng paa, nilagay ko kasi sa flight. Ayun, nabuli. Balik tayo kanina sa nabanggit ko, may nagtanong bakit nag ship ako o nag-focus ako sa Alps 1, no? Low mute daw, natawa lang ako doon sa nagtanong low mute. Ulit-ulit kong sinasabi, wala po, para sa akin ha, para sa akin, walang low mute na mutation. Maaring in demand, yung mga in demand na sumisikat ngayon, syempre pag in demand, mahal. Ayun, yun yung tinatawag nilang para sa kanila ay high mute. Pero yung mga napaglipasan na low mute na. Pero actually dati ang mga yan, nung in demand pa, lalo na yung mga Alps 1 dati, kataasan din. So nagsimula akong mag-alaga ng ibon o mag-breed ng mamahal ng mga Alps 1, lalo na yung mga malilinis, yung mga palid. So high mute ang tawag nila nung dati, ngayong napaglipasan na low mute na. So, hindi naman kailangan maging mahalang yung alaga, no? Sabi ko nga, basta nag-i-enjoy ka, passion mo, breeding. Hindi naman kailangan bumili ng mga mamahalin. Nasa sa'yo yan. Kung may budget ka, talagang gusto mo mag-alaga ng mga mahal na ibon. Depende kasi yan sa purpose mo, no? Kaya ka bumibili ng mahal na ibon. At depende rin doon sa bumibili. Kung talagang maraming pera yung bumili, milyonaryo, eh yung ano ba naman yung 50,000 pataas sa kanya, barya lang yun. Unlike sa atin, nakaraniwang empleyado lang, mabigat yun. Mabigat yung 50,000 na yun. So kung hilig mo lang naman talagang mag-alaga at passion mo, hindi mo kailangan bumili ng mga mamahalin, no? Actually, yung meron akong kaibigan, kumpare ko, nagsimula siya sa mga low mute na sinasabi. Oh, baguhin natin yung time ko, no? Nagsimula siya sa mga hindi gaanong in demand na alaga niya at unti-unti siyang nag-upgrade. Yung pinang-upgrade niya galing din doon sa pinagbilhan niya ng ibon. Ayan, hanggang sa ngayon ay unti-unti na siyang nakikilala kasi nga may mga Dan Palo na siya. Yun yung sinasabi ko na hindi mo naman kailangan bumili agad ng mahal kung nagsisimula ka pa lang, no? Kung passion mo, magsimula ka sa hindi in demand na ibon. Again, no? Pasensya na kung medyo nagba-backdown ako sa pagbanggit kasi hindi ko talaga tinatawag na low mute yung mga ibang mutation na hindi gaano in demand sa ngayon, no? Mas maganda pa tawagan na lang natin sa yung species nila o kung anong
ID nila. At siya nga pala, no, dagdag tip. Dahil sa kamahalan ng feeds ngayon, ang ginagawa ko sa gabi, kapag kinukuha ko tong mga natirang pagkain nila o yung patuka, nilalagay ko dito, lalong lalo na itong seeds na yan, canary mix, lalagay ko siya dito, lalagay kong ganyan, yan, buhos ko siya, ito, ito yung natira eh. Tapos meron akong electric pan dito. Ayan. Bababa ko yan ng ganyan. Bababa ko siya. Sakit nun ah. Tapos, tatahipan ko siya ng ganyan. Parang ganito. Ayan. Nasa likod ko yung electric pan. Ayan, nabibili naman yan sa mga sa tabi-tabi. Tapos, tatahipan ko. Ayan. Pili pa rin yung mga ipa o yung mga wala ng laman, eto matitira. Kailangan maging madiskarte tayo sa panahon ngayon, no? Ang mahal ng patuka. At syempre, tatanggalin ko yung mga ipot na natuyo. Yan, masama kasi sa kanila yan pag nakain nila. Pinagtsatsagaan ko yan. Ayan, sana ay may napulot kayo kahit papano sa video na ito. At hopefully magtuloy-tuloy na yung paggawa ko ng video kapag sinipag o may time. Kasi sa ngayon, hindi ko talaga priority yung pagbablog. Hindi ko kasi siniseryoso yung pagbablog, no? Hindi naman ang purpose ko yung dumami yung aking subscriber o kumita. Although bonus na lamang yun kung sakaling kumita, pero ang main purpose ko sa pagbablog ay makatulong sa mga newbie o lalong lalo na yung mga curious breeder. So hanggang dito na lamang po. God bless mga ka-curious breeder.